Magandang umaga mga kapwa guro. Muling nagbabalik ang Teacher Chris TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell. Tayo na't magsimula para sa kasanayan sa ating pagkatuto na kapagbibigay ng panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon at nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. So, dalawa ang ating milk, ang ating objectives, ating competency. So, ito ang code F5PS3D8.8 at F5WG4D13.3. So, ang ating nilalaman ay pagbibigay ng panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon at paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap. Yan. So, ang ating kagamitang panturo, mga mapa, larawan, tarpapel, laptop, kailangan din natin. So, magtayo ay magkaroon ng balik-aral, pumalakpak kung nagpapahayag ng sanhi, at pumadyak kung nagpapahayag ng bunga. So, saglitan lang ito dahil balik-aral lang naman. So, di ba ang Filipino, most 50 minutes ang Filipino para sa grades 4 to 6. Yan, so sanhi at bunga ang ating pagbabalik-aral. So sa ating pagganyak, magkakalaroon tayo ng laro. Yan, gustong-gusto ng bata yan, yung mga laro-laro na yan. So, aktibo sila kapag ginamitan mo, ang strategy mo ay more on games. Yan, talagang yung interest nila makukuha. So, Simon Says, di ba alam na natin ang larong Simon Says? Explain na lang briefly sa mga bata. Yan. So, pumili ng tatlong bata na magsasabi ng Simon Says. Huwag na ikaw. Hayaan mo yung mga bata ang gumawa. Yan. Kasi diba nga sa K-12, puro bata. Hayaan nyo yung mga bata ang mag-activity. Yan. So, sila yung magkakaroon ng, para sila yung mag-uutos. Yan, sila yung magbibigay ng panuto. Yan. So, tapos, magkaroon ng katanungan dyan. Ano ginawa nyo? Ganon. Pagkatapos nyan, pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin, paggamit ng chart, at paggamit na rin ng laro, puzzle. So, naka-puzzle yan. So, pwede 4 groups. Yung dalawa, yung sa pangunahing direksyon, yung dalawa naman sa pangalawang direksyon. So, yung alam nyo yung puzzle na hatiin nyo lang sa apat. Yan, para mabilis nilang masolve. Huwag natin pahirapan yung mga bata kasi ubos ng oras. Apat lang. Yan, hatiin lang sa apat. Yan, pagkatapos nila maglaro, magkakaroon nyo ng malayang talakayan, mga konting katanungan, tapos discussion na rin ni teacher. Yan. After nyan, so na-discuss na natin yung pangunahin at pangalawang direksyon. Meron na rin tayo dito produkto at direksyon. Yan. So, magka-jive pa rin sila. O yan. Tapos, pag pinresent mo na yan, after niya, magkakaroon ng talakayan, gagamit ka ulit ng laro, paggamit ng wheel of name. Ayan na yung site. Yan. So, pwedeng online naman ito, kaya pwedeng gamitin anywhere, basta may signal dun sa kwarto. Yan. So, maganda yan kasi equal opportunity sa lahat. Hindi walang favoritism kasi kung sino lang yung mabubunot ng releta, siya yung sasagot. So, kung sino yung matatapatan na pangalan, siya yung sasagot ng katanungan natin ito. Yan. So, yan yung mga tanong. Anong direksyon na maaari mong gamitin upang tukuyin ang mga kinilalagay ng mga produkto. So, ibig sabihin, yung dalawang objectives natin magka-jive dito sa ating discussion. Yan. Tapos, ayan, kung nais mo bumili ng chinelas na abakas, anong direksyon ka pupunta? So, direksyon pa din. Ito naman, suriin natin ang mga produkto sa mapa. Bumuo ka ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis sa mga produkto. So, ibig sabihin, makikilatis na nila yung mga produkto gamit ang iba't ibang pangungusap. Siyempre, gagamit niya pa rin ng wheel of names. Yan. Tapos may hats na tayo. Bakit mahalaga ang paggamit ng direction o mapa? Yan. So, sa pagtalakay,
sa bagong konsepto, yan, panghatang gawain to. So, bumuo ng panuto gamit ang iba't ibang direction upang tukuyin na kinalalagyan ng isang lugar. Tingnan ang larawan. So, ayan yung larawan. Bubuo sila ng panuto. Di ba nga yung ating objectives, ang bata ang magbibigay ng panuto. Yan. After nyan, mag-aaral ka ng rubrics, pamantayan, yan kung paano sila gigradean. Tapos, presentation. Yan. Kailangan ng group work presentation. Kahit naman hindi si leader, kawawa naman si leader. Siya lagi. Pwede, pwede naman member. Para equal opportunity sa lahat. Pagtapos naman yan, laro ulit. Yan. Pansinin nyo, yung bawat parte natin, may mayroong infusion ng mga techniques, ng mga, yung mga kailangan natin gawin. Yan, para hindi bored ang bata. Kumbaga, pataas ng pataas yung interest nila para matutunan yung aralin. So, gagamit yan ng laro, what's in the box. So, gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap sa paghilatis ng nakuhang produkto. Yan. So, pwede tayo dito magkaroon ng lokalisasyon kung ano yung available na materials o bagay sa inyong lugar, yun ang ilagay nyo dito para magkaroon kayo ng lokalisasyon sa inyong class observation. Yan, ito ginamit natin produkto ng Region 6. Yan, sa Google natin kinuha yan. Tapos, meron ding, tingnan nyo, bansinin nyo, meron ding direction. So, kasi yung larawan na yan, yan, ayan yung mga makukuha nila dyan sa box. Pagkatapos nyan, kailangan mo mag-prepare nyan para sa next activity. So, maliwanag na, diba? So, kukuha sila dyan ng isang produkto, tapos gagamit sila ng pangungusap para kilatisin yung nakuha nila. Yan, tapos, after niya, kailangan mag-post ang picture na yan na may direction dahil gagamitin mo yan sa paglalapat. Ang paglalaro, maglalaro ulit kayo ng bingo. Ayan. So, balikan muli ang mga larawan ng produkto. Magbibigay ng panuto gamit ang panguna at pangalawang direction ang mga bata. So, bakit bingo? So, ahead of time, diba lagi silang may... Dapat may assigned numbers na sila. Kung 35 yung bata, that may 35 na assigned na number na sa kanila. Tapos, yung sa bonilyo mo, dapat 35 lang. So, tanggalin mo yung numbers from 36 to 75. Yan, maganda rin yan. Gandang laro din yan. So, kaya tayo nagaganyan para walang favoritism. Lahat sasagot. Yan. So, paglalahat, ano ang natutuhan sa aralin at ang pagtataya natin, magbigay ng limang panuto gamit ang panguna at pangalawang direksyon upang mapuntahan ang iba't ibang bahagi ng pamayanan gamit ang larawan. Yan. So, mag-prepare ka na dito ng test paper para nang sa ganun mabilis mong mabilis ma-checkan, mabilis din ma-record. Yan. Tapos after ng pagtataya, bilangin kung ilan naka 5, 4, 3, 2, 1. Nung sa ganun, malaman mo yung percentage kung nakapasa ba, kung maraming ba nakapasa, o merong hindi nakapasa, maraming hindi nakapasa. Nung sa ganun, malaman natin kung effective ba yung, kung natuto ba talaga yung mga bata. Yan. So, sa takdang at galin, itala ang mga bagay na matatagpuan sa bahaging hilaga, silangan timog at kanluran ng iyong silid. Yan, pwede natin i-edit to at lagyan ng, at magbigay ng panuto. Yan, ganun. So, ayan na yung ating pagtatala. Ayan guys, sana may natutunan kayo. So, pwede naman itong kopyahin lahat. Pwede rin naman maging guide, lalo-lalo na sa mga bagong guro natin. Yan, so maraming salamat sa mga hindi pa po naka-subscribe. Pwede na po kayo mag-subscribe ayon po sa kagustuhan nyo. Yan. At i-hit ang notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga videos. Thank you po. God bless. Keep safe everyone.